At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Nakakainis, pare. Hindi ko matanggap ang nangyari, pare Captain Adong. Hindi. Anong hindi mo matanggap na nangyari, pare? Yung pagkamatay ni Private Insiang? Bakit? May lihim ba kayong relasyon? Ano? Tarantado! Hindi ang Insiang na yun ang ibig kong sabihin, kundi yung pagpapahiya sa akin ni General Timprusio. Yun ba? Akala ko yung pagkamatay ni Private Insiang. Atay ka, ano ngayon na nga plano mo, pare? Pare, buong-buo na ang desisyon kong ito. Kakampi na tayo sa annex. Pare, baka delikado yung iniisip mo. Paano kung nga mahalata tayo ni Defense Secretary? Bakit? Ipapahalata ba natin? Huwag kang mag-alala, pare. May kilala kong opisyal ng annex. Oo. Kakausapin natin. Lahat ng plano nila, sasabihin natin sa kanya. Kapalit ng malaking halaga, pare. Ang ibig mong sabihin ni... Alam ko na, pare. Alam ko na. Mabuti naman. Kung ganun, pare Adong. Wala na tayong mahabang usapan pa. Basta, nagkaintindihan na tayo sa gusto kong mangyari, ha? Oo. Makakaganti na tayo. Makikinabang pa tayo sa pera na ibibigay sa atin ng annex. Bilib talaga ako sa iyo. Mautak kang talaga. Talaga. Kawawa naman si Private Insiang. Hindi na promote mula nang nagsundalo siya, nung natiling private. Tapos namatay ayan, na siya. Lieutenant Veronica. Kawawa siya talaga. Uumpisan ng seremonya ng pagbibigay ng military honor kay Private Insiang. Talagang kawawa, ano? Yung magtatap sana na musiko, inatake ng hika. Pati yung kasama niyang drummer, ay umatake rin ang gout. Kaya hindi sila nakapunta. Oo, Lieutenant Pining. Pati yung mga nakatalaga sa na-firer o magpapaputok ng baril para sa 21 gun salute, sabay-sabay daw silang nilagnat. Kaya walang magpapaputok ng baril. Lola Injang, hindi ka na namin makakalimutan. Napakabait mo sa amin ni Sergeant Munjing. Napakasakit ang pagkawala mo sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang gaganti kami sa Arik. Sasalakayan namin sila ni Sergeant Munjing mamaya. Hayun! Umiyak na yung dalawang ka-teamwork niya. Oo, Lieutenant Pining. Sabi nila, napakabait daw ni Private Insiang. Samantalang marami nang pinagdarasal siyang mamatay na dahil ang sama-sama daw ng ugali. Oo, tapos iniyakan. Naku, patawarin nawasan siya ng may kapal sa mga nagawa niyang kasalanan. Mga kanayon! Dumating ng magbarko ng Alex! Sinasalakay tayo! Ha? Ay, magdami na tayo! Dumating ng magbarko ng Alex! Lieutenant Veronica! Sinasalakay niyo tayo ng anis. Halika! Halika! Ilit natin ang mga kasundaluhan. Lalaban tayo sa kanila! Lieutenant Pinay! Mga kawal! Humanda kayo! Sasalubugin natin ang mga sumasalakay na kalaban! Lusa! Thank you.
tatalakayin natin sa meeting na ito? Oh, ano ang kwenta tatalakayin natin? Hey, gentlemen! Good morning to everybody! Good morning! Good morning, Colonel Kaliung! Ano ba ang pag-usapan natin ngayon? Kwan, nagpatawag ako ng meeting sa lahat ng company commander dahil sa ginagawang pambubuli ng anek sa atin. At meron nang namatay na kasama nating sundalo dahil sa kagagawa nila. Tapos kung ano-anong pananakot ang ginagawa pa nila. Tulad kahapon, nagpakawala sila ng missiles malapit sa atin. Kaya marami na naman ang nagpanik. Sobra na talaga ang ginagawa nila, Colonel Kariong. Oo, Captain Gusteng. Kaya tulungan niyo akong mag-isip kung anong magandang paraan para tumigil na ang anek sa pambubuli nila sa atin. Ano kaya magandang gawin natin para tumigil na ang pambubuli nila? Sobra na talaga ang ginagawa nila, Colonel Kariong. Sinira nila ang pagbibigay natin ng military honor kay Private Insiang. Namatay na nga nag-iusan parang granada ang kabaong niya. Kaya nagkaloray-loray tuloy ang bangkay. Tutol kami dyan! Tutol kami ni Captain Adok! Walang hiyang Captain Asyong, mapapatay ko na siya. Mapapatay ko na sila. Ganun kayong! Huwag! Huwag ganun kayong! Lieutenant Veronica, grabe na talaga ang ginagawa nila Captain Asyong at Captain Adong. Talalakay na sana yung tungkol sa pambubuli ng anik. Pero tinutulan nila. Oo nga eh. Maraking problema na naman to. Paano tayo makakakilos para hadlangan ang anik sa ginagawang pambubuli sa mga kapwa nating Pilipino? Paano, Lieutenant Pining? Sakit sa ulo ang ginagawa ng dalawang captain na yun. Break agreement, base. This is Musang One. Break agreement, base. This is Musang One. Ha? Tumatawag ang Musang One. Pakisagot na, Lieutenant Veronica. Baka may balita na tungkol sa pagtulong sa atin ng Akimera. Ah, sige, sasagutin ko na. Musang One! This is agreement, base. Go! Go! Nakita namin ang dalawang kumpanya ng nanghihaluan camp at ayon sa intelligence report, at ang Delta at Echo Company, naglalayag sila ngayon at patungo na sa annex. Ano? Sila Captain Asyong at Captain Adong? Lulusubin nila ang annex? Ganun ba? Malamang, ganun na nga ma'am. Standby lang kayo sa mga nakakalap naming impormasyon tungkol dito. This is it, Matibay. Over and out. Lieutenant Veronica? Totoo kaya ang sinabi ng radio man? Hindi naman siguro mambabato ng maling impormasyon ang Musang One kung hindi sila sigurado. Kaya ang mabuti pa, ipaalam natin kaagad ito sa ating battalion commander na sweetheart ko, si Colonel Kariong. Sige. Tawagan mo na kaagad sa radio at ipaalam natin ang impormasyon na galing sa Agimat One. Kawawa naman si Lola, Private Insiang, Boy Sibuyas. Namatay na nga siya, ay nagiging pa siya ng garanada ng anex. Ayan o, nagkadurog-durog pa ang bangkay niya. Tanging daliri lang niya ang buo na nakuha natin. Igaganti ko siya pare, Sir Boy Sibuyas. Igaganti ko si Lola, Private Insiang. Tama na yan. Pari Sergeant Bunjing, huwag kang magkalala. Hindi kita iiwan. Magkaibigan tayo eh. Kaya kahit anong mangyari, magtutulungan tayo. Salamat pare. Dahil nandiyan ka palagi, inaalalayan mo ko kapag may pinagdadaanan ako. Anong plano mo sa daliri ni
Lola, private din siya. Ito na lang yung ililibing natin, pare. Kailangan matuloy ang kwan, military honor para sa kanya. Sige, pare. Teka, tignan mo, pare, Bunjing. Oo. Oh. May butas-butas na panty, oo nga. Papanty yan ni Lola Private Insyang. Naku, may dumiki na balahibo, buhay sibuyas. Ha? Oo nga. Mabuti pa. Kunin mo, isama mo sa nakuha nating daliri. Naku, kawawa talaga ang Lola Private Insyang. Sa kanya talaga ang balahibong ito. Tingnan mo, puro uban na. Sige, tingnan mo. Kunin mo na at ilagay natin sa gaon. Kasamang daliri. At i-request na naman natin na mabigyan siya ng maayos na libing. Eh, ang ibig ninyong sabihin eh, lumusob ang dalawang kumpanya na pinamumunuan nila Captain Asyong at Captain Asaw? Oo, sweetheart. Sir Colonel Karyong, anong plano ninyo? Tutulungan ba natin sila? Eh, baka mapahamak sila. Napakarami ng kawalang anek. Eh, ang mga walang hiya. Gusto lang nilang pumapili. Kaya kahit mapanganib ay sinuong nila. Anong gagawin natin ngayon, Colonel? Hayaan na lang ba natin silang putaktihin ng mga anek? Isip palagay ko, mapupulbo sila doon. Kailangan mapag-usapan pa namin ng mga kasama kong kapten. Tawagan mo sila sa radyo at sabihin mo may meeting kami ngayon din. Masusunod ang utos mo, sweetheart. Colonel Karyong. Naka, habang tumatagal, lalong gumagandang alindog ni Lieutenant Veronica. Ay, kung wala lang na problema sa aking batalyon, nakaw, yayayain ko sana siyang magmutil sandali para... Ay! Colonel Karyong! Colonel Karyong! Eh, bakit ambreng? Anong kailangan mo? Ay, Colonel, nakita namin si Sergeant Benito na umalis sila ni Captain Nasyong at Adong kasama ang kanilang company at ang Delta at Eco Company at nakita rin namin... Ay, tama na, Mreng! Uli ka na sa balita. Alam ko na yan. Kaya mabuti pa, umalis ka na kaagad. Baka sa'yo ko may baling ang galit ka. Mapapatay kita, ganimal ka! Dito na natin ililibing, paring boy. Kawawa naman si Lola Prebiin siyang. Hindi na pinayagan na mabibigyan pa siya ng maayos na military honor. Kaya ibabaon na lang natin dito. Ha? Pare Sergeant Bunjing? Oo. Oh. May landmine na nakatanim. Sasabog na! Sasabog na! Mga kasama, anong pagsabog yun? Ang lakas, ha?
Kinikayo. Ayun siya. Isinisigaw ng mga taong bayan. Sinalakin na raw tayo ng anik. Sumpa ng mga impakto sa langit. Bakit hindi na tayo tinitigilan ng panik na yan? Ano bang kasalanan natin sa kanila? Lieutenant Veronica, tawagin mo ang Musang Juan. Sabihin mo sa kanya na may nagagano na pagsabog dito. Baka tutong sinalakin na tayo ng anik. Sige na, Lieutenant Veronica. Opo, sweetheart. Ayos din. Sir Colonel Karyong, tatawagan ko na sila. Musang Juan, this is a Gimot base. Musang Juan, this is a Gimot base. Copy? This is Musang Juan. Go ahead, a Gimot base. May malakas na pagsabog dito. Malapit sa camp ng Hingaluan. Paki-confirm kung totoong lulusob na sa atin ang anek. Sige po, ma'am. I-check po namin sandali, Omar. Sige, make it faster, sir. Dahil nanganganib ng ating kaligtasan. Sige po, ma'am. Alamin po namin as soon as possible. Over and out. Sir Colonel Karyong, malinaw po ang pagkasabi ng radio naman ng Musang Juan. Maghintay lang tayo sandali dahil inalam nila kung anong klaseng pagsabog yun. Bakit hindi nila nalaman kagad kung anong klaseng pagsabog yun? Kailangan malaman na kagad. Sergeant Benita, Sergeant Ambreng, kayo ang kumilos para alamin kung anong pagsabog yun. Dahil hindi natin maasahan ang tauhan doon sa Musang Juan. Bilisan ninyo! Kung di, baka babarilin ko kayo! Bilis! Sabog, Lula Private Insyang, kawawa ka naman. Daliri at balahibula ng ari lang sana ang ililibig namin ni Sardin Boy Sibuyas. Nasabugan pa ng lamay. Pag-iiganti ka namin, Lula. Ilinti lang ang walang ganti. Tama na yan. Mali, Sergeant Binding. Kawawa si Lula. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kita iiwan. Tutulungan kitang ipagiganti ang nangyari kay Lula Private Insyang. Sobra na talaga sila. Tingnan mo, yung nakuha natin na tira sa labi niya, isang daliri na lang. Ngayon, kuko na lang ang natira. Tapos yung balahibo ng ari niya. Ito, tatalong imla na lang ang natira. Puro ubang pa. Kawawang kawawa siya. Kaya ipag-iiganti ko siya, pare. Ipag-iiganti ko siya. Tama na, pare. Sige, hindi na lang natin yung natirang labi niya sa kahon ng posporo. At ilibingan natin ng maayos. Oo, pare. Tulungan mo ako maglibing sa kanya bago natin ilibing. Yun, pipilitin ko mabigyan siya ng military honor. Kailangan may tutugtog ng tap. Tapos bibigyan siya ng 21 gansalo. Tapos, may mga helicopter na masasaboy na mga pitas ng rose. May tarpuli na kwan, ihila ng eroplano na nakasulat ang Justice for Private Insyang. Tama na yan, pare. Ito na ang kahanang posporo. Talaga alam ko. Bagi mo nang natirang labi ni Lola Private Insyang. Dalhin na natin dun sa barracks natin at doon na natin lamayan. Natin ilibing ng maayos bukas. Pare. Doon natin siya ililibing sa libigan ng mga bayani para naman maganda ang kanyang pagkalibing, pare. Thank you.
Captain Nacio, nandito na tayo sa lugar kung saan makipag-transaksyon tayo sa mga anika. Nasaan ang mga katransaksyon natin na bakit hindi pa sila nagpaparamdam? Eh, yan ang pinagtatakahan ko, pare. Ano kayang nangyari? Pare, ano kaya kung tarawagan mo na lang sila sa radyo? Eh, hindi nga sila matawagan eh. Mayatang ginamit nilang frequency. Passenger of all of the vessel, listen carefully. Stay away from here now. Stay away from here now. May tumatawag. Sagutin mo, pare. Baka yan na yung kausap mo. Good day, sir. This is Captain Asyong of Armed Forces of the Philippines. We are here to... Pare, binubumba tayo ng tubig. Ayan na. No! We are not enemies! No! Kaya ang mangyayari kina Asyong at Adong, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!